Ma'am, information processing theory naman po. And now let's have the part 2. From Ma'am Ashley Gray, by the way. Hindi lang ako sure kung nag-take na si Ma'am, patawarin niyo ako. Kung hindi ko to na-explain, lumabas ba? Pero ang sabi ko nga, pag-aralan pa rin natin. Sa mga March kasi talagang binigay ko muna yung sa tingin ko na baka lumabas, ganun. Yung mga hindi-hindi muna, hindi ko muna binigay. Pero eto na, babawi na, ibigay na natin yan sa mga September lot takers. At eto na nga, punta na tayo sa part 2, o diba? Parang maglalaba lang yung lecturer nyo. Char, lecturer! And now teachers, punta tayo sa perception. Number 1 is bottom up. Pag sinabi nating bottom up, okay, galing siya sa baba, to up. Kaya nga bottom up, bottom up. Ibig sabihin nito is specific to general. Tandaan nyo teachers, kapag nagiging specific to general tayo, nagko-conclude tayo dyan. Nag-umpisa tayo sa specific, nagbigay ng mga examples hanggang sa magbigay tayo ng conclusion. Uy, di na nag-stop. O, di ba? Nagahang talaga yung TikTok ko, nakakainis, ilang days na. Kailangan na nito ng iPhone. Char! Pero yun nga po, pag bottom up, ibig sabihin specific to general. That alam nyo na yung inductive and deductive, na ituro ko na po yan, nasa playlist natin. Pangalawa, yung top down naman. Ibig sabihin, from top, okay, sa taas, tas pababa. Kaya nga, top down. Ibig sabihin ng nasa taas, general to specific naman po ito. Baligtaran sila. Okay, sa mga hindi pa nakapanood, sige, i-share na natin to. Pag sinabi nating bottom up teacher, ito yung mga specific to general. This is the inductive. Nagbibigay ka ng specific po hanggang sa pa-general. Halimbawa, specific tayo ha, pula, dilaw, asul. Ano yung mga yun? Colors. Ang pula, dilaw, asul, specific na ibinigay ko. Pero pag general, kainis, nabubulol ako. Pag general ko siya, di ba, yung mga pula, dilaw, asul, colors sila. Okay, pag sinabi naman nating top down, ito yung deductive. Pag sinabi nating deductive, tandaan nyo, pag deductive, nagbabawas. From general, ibig sabihin marami hanggang sa pabawas ng pabawas nagiging specific. Ganun po ang technique dyan. Ulitin ko ha, pag top down or kaya general to specific, ang tawag natin dyan ay deductive. Halimbawa, pag tinanong kita, ano yung mga province sa region 3? Like for example, the general is the region 3. Pero pag tinanong ko ng specific, ano yung mga province doon? Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, like that. Number 3 is recall task finding. Here, we have primary effect and recency. Pag sinabi nating primary effect, teachers, ito yung first you saw. Kung ano yung una mong nabasa, una mong nakita, yun talaga yung matatandaan mo. Halimbawa, sa pagre-review, diba? So, sa yellow paper, nagsulat ka, tapos kung ano yung pinaka nasa unahan mo, yun talaga yung natatandaan mo, yung bandang sa huli na, limot ka na ng kaunti. Ang tawag natin doon ay primary effect. Primary, unang-una. Ang mga natandaan mo talaga yung mga nasa unahan. Eto din, pagdating sa mga nagtuturo sa atin, yung unang-unang topic talagang naiintindihan natin, pero pag bandang huli na, wala na. O, ang tawag natin dyan ay primary effect. Pero teachers, may tinatawag din tayong recency. Ito naman yung last you saw. Ito naman yung huli mong nakita. Okay? O, dun sa sinulat mong reviewer, yung huling-huli doon, yun yung natatandaan mo, ang tawag naman natin doon ay recency. Okay, natatandaan mo, ano yun? Kasi nasa hulihan na yun. Ay, yun! O, ang tawag natin doon ay recency pag yung natandaan mo yung nasa hulihan. Yung huli mong nakita. Next, interference in LTM or long-term memory. Pag sinabi nating proactive, ibig sabihin, cannot put new because of old. Tagdaan nyo ha, proactive, professional. Ako ganito kasi yung tinandaan ko eh, proactive, professional. Ibig sabihin, di ba, yung mga magagaling na marami ng alam, yung mga old nilang kaalaman, hindi na nila pinapalitan. It means, hindi na sila makapag-give or makatanggap ng mga bagong information dahil sa mga lumang information na meron sila. Ganun ko to tinandaan. Ibig sabihin lang ng proactive teachers, no? You cannot put new information, knowledges, okay? Because of your old info or yung mga dati mong alam. And letter B is the retroactive. Ang retroactive naman, kabaligtaran. Ibig sabihin, cannot back the old because of new. Ibig sabihin, may bago kang natutunan. Hindi mo na maibalik yung dati mong alam. Ang tawag natin doon ay retroactive.
Basta tandaan nyo lang to, kapag hindi ka na makapaglagay ng new because of the old, that is a proactive. Pero kapag cannot back the old and because of the new, okay, that is a retroactive. Okay, sige nga, tignan nga natin kung naiintindihan nyo. Madali lang naman to talaga eh. Hindi ko lang alam sa sarili ko eh. Nabubulol ako. OMG. Okay, pag sinabi kong specific to general, anong tawag natin doon? Bottom up. Pag sinabi ko naman general to specific or deductive, we call it top down. Anong tawag natin doon sa unang-una nating natatandaan? That is a primary effect. Paano naman kapag yung huli yung nakita natin at yun yung natatandaan natin? That is a recency. Paano naman kapag hindi mo na maalala yung mga old information, hindi mo na maibalik yung dati mong information because of the new? That is a retroactive. Paano naman na kahit ano, may new information, hindi na naano ng utak mo, hindi na na-absorb because of your old knowledges or old information? And that is proactive. Kung nasasagot mo, ibig sabihin naiintindihan mo. Ngayon naman, pumunta tayo sa methods for increasing retrieval information. Ito yung mga methods na para mas matandaan natin, mas ma-memorize natin, at hindi natin agad makalimutan para mapunta to sa long-term memory. Kailangan na kailangan nyo to. So, ito yung mga iba't ibang methods. Number one is rehearsal. Tignan nyo sa pagre-report ninyo pag gusto nyo mag-demo. Diba? Kapag gusto nyo mag-demo, kung gusto nyo maging perfect, ang pinaka-ano dyan, ang pinaka-perfect na gawin dyan is mag-rehearse ka lagi. Mag-practice ka lagi. Ulit-ulitin mo. Like for example, nasa bahay ka, nasa kwarto ka, kinakausap mo yung sa salamin, yung sarili mo, kunyari ikaw yung teacher, ganon. Repeating, paulit-ulit, that is a rehearsal. Ako, ganito yung ginagawa ko kapag may declamation kami. Kunyari, may sasabihin sarap. Talaga, rehearsal, paulit-ulit hanggang mabingin na yung mga nasa loob ng bahay. Kapag repeating, rehearsal. Pangalawa is meaningful learning. Pag sinabi nating meaningful learning, kinoconnect mo yung dati mong alam sa bago. Ginagawa mong meaningful. Like the constructivism. Ko-construct ka, nakakapag-construct ka because may idea ka na doon. Yung idea mo ngayon, dati, is kinoconnect mo sa new information or sa new idea. Nagiging meaningful sila. Yun, ang tawag doon ay meaningful learning. Basta pag may nakita kayong kinoconnect yung past and yung new, that is a meaningful learning. Number three, organization. Pag sinabi nating organization, connecting various information. So, you're connecting different information. Pag sinabi naman nating elaboration, additional ideas, like what I'm doing now. I think nasusobrahan na nga ako na pag-elaborate. Ang hyper ko ngayon, sorry. So, ang ibig sabihin lang nito, nagtuturo ako dito and then nag-a-add ako ng mga ideas ko. That is a elaboration, nag-elaborate. Napakahalagan dito, di ba? Pag nagre-report tayo. Pero again, these are the methods of increasing retrieval information. Depende sa'yo kung ano yung ginagamit mo na method para matandaan mo yung mga pinag-aaralan mo or yung mga information. Number 5 is visual imagery. Ibig sabihin na to, mga pictures, may mga visual aids like that. Gusto mo yung may dinodrawing ka dyan, may sinusulat ka, may mga picture-picture, that is a visual imagery. Sinusulat mo sa wall, ganun. Number 6 is generation. Ibig sabihin, nagpo-produce ka, may ginagawa kang product, outcome, like that. Generation ang tawag doon. Mas natatandaan mo, pag may nagawa kang product, may nagawa ka. Nakapag-produce ka. Number 7 is context. Ibig sabihin, remembering situation. Kino-contextualize mo. Number 8 is personalization. Dalian natin. Pag sinabi natin personalization, making information relevant to you. Parang gumagawa ka ng something personal like that. Number 9 is serial position. Ito na yung tinatawag natin primary effect and recency. Ano yung mga mas natatandaan natin. And number 10 is part learning. Ito yung chunking na tinatawag. Ano ka magkabisado ng number? Like for example, pinakabisado yung 108527. Ano mo pag-atin? 108527. Parang ganon. Chunking. Part learning. Number 11 is distributed practice. Ito yung break off learning session. Yung take 2 hours na pag-aaral, then break 2 hours aral, ganon. Break up session. And number 12 is mnemonic aids. Like for example, may tayo sila Brew Makain VP. Ito yung sa mga ASEAN. Yung may tayo sila Brew Makain VP, that is a mnemonic aids. Mnemonics. Okay, medyo minadali ko na lang kasi oras na. 10 minutes lang, tapos nagahang pa. But I know teachers, madali lang sa inyo to. At yun lamang po. Ingat!